swerte bayo. 30k gems para lang makuha ang captain ng 7 deadly sins si Meliodas. Grabe, sobrang rare mo naman po, Captain Meliodas. Pero yun na nga, nakuha na natin guys. Ito na, level 100 na. Physical and dark din pala to. Ang dami na nating unit na puro physical and dark. Tara, tingnan natin kung gaano kalakas ang captain ng 7 deadly sins dito sa Anime Adventures. Okay guys, eto na si Captain Meliodas, nakalapag na. Usok ng kadiliman. So level 100 itong Meliodas natin, pero hindi pa evolved at hindi pa siya upgraded. Pero yung stat niya, 3,300 damage, 6.1 attack speed, 15 range. 1, oh, upgrade 2, meron na agad siyang bagong skill. 1,000 Divide Slayer. Ano yan? Slice and Dice. Pinaghihiwa niya na yung mga kalaban guys. Pero syempre itong Meliodas na to, hindi pa to demon form. Wala pa yung marka ng demonyo sa mukha niya. Malamang pag na-evolve na to, lalabas na yung pagiging demonyo nito ni Meliodas. Dalawang klase kasi yung pagka-demonyo nito eh. Yung isa, dun sa mga kalaban. Yung isa, yung pagiging demonyo niya kay Elizabeth. Sa mga nakapanood na ng 7 Deadly Sins, alam nyo naman siguro yung ibig ko sabihin sa pagiging demonyo ni Meliodas kay Elizabeth. Sige, upgrade pa natin to. 3, 4. Oh, ang dami niyang skill ah. Meron na naman siyang bagong skill. Upgrade 5, Dark Prominence. Ah, okay. Naging isang slice na lang. Hindi na maraming slice. At yung AoE niya naging cone ulit. Parang parehas nung kay Ice Queen. Pero yung kay Ice Queen, kulay blue naman. Ayun. Iniba lang kulay eh. You know, ay, pero mas malaki yung kay Ice Queen. Smooth yung patumbling-tumbling ni Captain. 6, 7. Alright. Upgrade 7. Max upgrade na siya guys. Pero yung stat niya sa level 100, max upgrade na unevolved Meliodas. 38,000 damage, 7.2 attack speed, 26 range. Astang-asta yung galawan Meliodas ah. Pero hindi pa nga to evolved guys. Baka magbabago pa to pag na-evolved na. Anyway, tara, let's na. Dahil susugod na tayo guys sa bagong planeta ngayon dito, sa Fabled Kingdom. Sigurin na natin yan, Act 1, para matapos na natin lahat to at ma-unlock na natin yung Fabled Kingdom Legend Mode. Eto na, Fabled Kingdom Act 1, The Tailed Demon. Let's go! Okay, eto na guys, nandito na tayo. Ang ganda dito ha. So dito manggagaling yung kalaban. Ilan buhay? 2,500? Okay, dito muna tayo. Hindi pa natin kabisado kung saan sila papunta eh. Saan ba sila papunta? Dito? Dito yata sila papunta. Sige, dito muna tayo mag-build. Bakit lumiko? Saan papunta to? Ang gulo, ang daming mga puno. Hindi makita. Ano ba yan? Saan sila patungo? Umikot pa sila doon tapos papunta pa dito. Ano yun? Samo kayo. Ay, dito pala pwede maglagay. Oh. Dito tayo maglagay. Sige, dito. Sa terrace ng bahay. Pwede maglagay. Ayan, si Metal Knight nandun sa terrace. Ang kulit eh. Umikot silang pa ganun tapos saka sila pupunta dito sa daanan na to. Niloloko nyo ako eh. Ang hirap lang makita kasi ang daming puno. Ang daming nakaharang. Eto na yung Metal Knight natin. Nangi-sniper na dun sa terrace. Ay, grabe. Merong may mga shield na ko po. Oh no. Oh my god, 5 shields. Mga speedwagon natin. Max upgrade na. Ang kulit. Ikot muna sila dito. Ikot muna ng pagkalayo-layo. Saka ulit sila dadaan dito. Napakagad ang pwesto dito. Tapos dito yata sa burol na to, pwede pa maglagay. Ayan nga, pwede pa dito maglagay. Oh. Maganda dito. Sige, upgrade ko muna Metal Knight. Lagay na rin tayong Emilia. Dito lang, paikot lang yung Emilia dito. Goods na eh. Wave 12 na pala tayo. Hindi ko na napansin. Masyado akong natuwa dito sa lugar na to. Maganda siya guys, pero yun nga lang, ang daming nakaharang-harang. Ayan, oh. Mahirap makita kung nasa na yung mga kalaban or nasa na yung mga units natin. Okay, rocket upgrade. Yan, para pwede ng pang shield breaker. Matindi dito si Metal Knight or yung mga malalaking range na unit, lalo na kung hybrid. Dahil masasakop niya itong buong paikot na ganito. Grabe. Hanggang dito, makaikot sila dito. Kayang-kaya pa rin matira. Dito sila nang gagaling, oh, sa tulay na to. Ang ganda dito ah. Dito paganda mag-sunbaiting. Dito mag-picture-picture taking. Eto na, wave 15 na. Max upgrade na Sasuke. Ay, hindi pa pala. Upgrade 8 pa lang. Pero okay na yan. So lalagay na lang ako ng Itachi dito. Pang dagdag burn. Tail Demon yung kalaban. 342k yung buhay. Okay lang. Stun, Sasuke. Eh na, wala ng shield. Nagta-transform pa ba yan? Tail Demon. Hindi na siya nagta-transform, goods. Okay, Act 1 complete. Trace nga natin kung saan papunta yung kalaban. Diyan, paikot dito. Tapos, papunta dito.
Hanggang dito. Ah, dito pala sila papunta. Dito sa burol na to pwede rin maglagay. So dito talaga yung pinaka best spot na pwedeng maglagay. Dito sa paikot na to. Tapos mukha meron pang piyesta dito ngayon, no? Ang daming banderitas. Piyesta nga ngayon, guys. Tapos nandito sa nandito sasalubong yung mga units natin sa taas, oh, sa terrace. Para silang nanonood ng parada, eh. Act 2, Wave 15. Albi yung kalaban. Kaya lang, dito muna tayo sa taas. Ano tsura niya ni Albi? Ito si Albi. Ala, ano to? Snowman? Parang si ano to, ha? Si Michelin. Kilala niya yung Michelin, yung model ng gulong. Michelin na naging demonyo tapos nawala yung mga wrinkles. Makunat siya, makunat, ha? Pero, patay. Uy, may summon pa pala yun, no? Act 2, complete. Act 3, Wave 15. Sino kaya naman yung boss dito? Cursed Demon. Demonyong lobo. Pero susunugin niya ni Itachi. Ayan yung magkapatid. Itachi at Sasuke, durog. Act 3, complete. Pwede kaya pumunta doon? Nga, ba tayo dito? Ay, pwede. Ay, ang kulit. Pwede dito pumunta? What? Hanggang saan naabot? Hanggang dito. Open world. Ala, ito yung martilyo ni Dayan. Sa kabila, pwede rin pumunta. Ay, ang kulit. Pwede pumunta, oh. Dito, nakakapag-swimming pa. Kaya lang, paano tayo babalik doon? Nako, hindi tayo nakakapag-upgrade ng units natin. Ay, doon tayo akyat sa martilyon ni Dayan. Ito, dito, baka pwede. Nope. Ay, hindi, tumatagos. Doon tayo akyat na ito. Kaya at bilis, kailangan natin mag-upgrade. Masyado na tayo natuwa dito. Hindi tayo nakapag-upgrade, yun. Kala ko, di na ako makakakyat. Grade upgrade. Matitindi pala yung kalaban dito, guys. Mga kabalyero. Tapos may mga halong demonyong golem. Nandirito rin si Juggernaut. At eto na yung mga malalaking demonyong golem na upaw. Eto na yung boss. Lumabas na si Trick Demon. Ano kayang trick ang tinatago nito sa kanyang mga manggas? Wala siyang trick na tinatago. Patay. Act 4 complete. Act 5, Wave 15, guys. Eto na yung boss. Si Derry. Ay, meron din pala dong upaw na golem. Ito ba yung kapatid ni Meliodas? Anyway, upgrade natin si Kirin. Pero tunaw-tunaw, eh. 684k lang yung buhay. Wala rin transformation. Act 5 complete. Okay, guys. Act 6 na tayo. Fabled Kingdom Act 6. The Possessed Prince. Yung panghuling boss. Let's go. At ayun, guys, Act 6 na nga tayo dito sa planeta ng 7 Deadly Sins. Wala namang kakaibang kalaban, wala naman yung matitindi or talagang insane na mga kalaban. Okay lang naman. Same lang yung strategy yung ginawa ko simula Act 1 hanggang dito sa Act 6. Pero syempre, dun sa Legend Stage, sigurado yun, magiging mahirap to dun. So far, eto lang si Upaw na Golem ang medyo matindi dito. Pero hindi pa rin, eh. Upaw ka lang, pero hindi ka pa rin matindi. So yun, pag natapos natin to, maandak na natin malamang yung Legend Stage. Eto na, guys, Wave 15, Act 6. Benta na natin itong mga speedwagon na to. Dahil nandiyan na si Dra. Nandiyan na si Dre. Upgrade natin sa Sasuke. Yan, para may stun. Kayanin na nila yan. Meron nga lang armor, pero... Ala, bakit pa side view maglakad yun? Nabaliw. I think kaya naman nila yan. Nandiyan naman si Emilia pang slow, si Sasuke pang stun, Itachi pang burn. Pero hindi pa natin alam kung meron pa ba yung transformation. 45k. Patapos na. Okay. Ayun, nakompleto na natin lahat ng act from 1 to act 6 dito sa bagong planeta, 7 Deadly Sins Planet. Sa quest, ang dami nating makiklaim. Story quest. Claim. Pero ang dami pang hindi natin nakukuha. The Traitors, The False Demon, Truth and Fate. Yan yata yung mga boss dun sa Legend Stage. Tingnan nga natin kung na-unlock natin. Yup! Eto na, guys, na-unlock na natin. At meron din dito mga types ng unit na recommended. Eto, physical type. Kaya makakapag-grind na tayo ng mga kailangan natin para pang-evolve sa mga bagong unit. Pero sa ngayon, guys, dito na muna natin tatapusin itong video na to. At hopefully nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, huwag kakalimutan mag-iwan na isang napakalupit na like. At syempre, mag-subscribe kung bago lang kayo dito. At kita-kits na lang ulit tayo sa susunod na video. At ako si Drano, nagsasabing paalam sa inyo, mga Robloxian. Bye-bye!